mga idol, meron tayo dito MIUI na gagawin. Maingay ang makina niya na jujolin sound. Yan, testing natin pa andarin para mapakinggan nyo yung tunog niya. Bali, napagawa na nga rin pala ito sa iba, tinignan na raw yung makina. At ang sabi nga sa kanya ay makina nga raw yung problema. Ngayon, dinala ito sa atin para ma-check natin, baka second opinion. Ngayon, babaklasin natin to. Check natin muna yung rocker arm. At ito na nga, binaklas na natin. Tapos ito yung nakita ko na sira. Yan, yung bearing dito sa camshaft. Ayan, nag-stack up na, lumubog na. Ayan. Bali, ang ginawa nung unang gumawa dito, chinon up daw. Ayan, chinon up lang. Tapos, di naman chine kung sira yung pyesa. Ayan, sira yung pyesa. Kaya ito lang yung papalitan natin. Ayan. Bali, kakalasin natin yan to. Kalasin natin tong alin para mahugot natin yung pin ng rocker arm. Yan, sobrang ingay niyan. Yung sa loob, okay naman. Kung wala namang tama yung camshaft, bali ito lang ano, rocker arm. At ito na na baklas na natin. Ito yung camshaft niya. Yan, medyo may tama na rin dito. Hindi na pantay yung pagkabakal. Tapos itong intake, okay pa naman. Ito lang, exhaust. Yan. Bali, ito lang dalawa ang papalitan natin para swabe na ulit yung andar niya. Kasi kung hindi natin papalitan to, yan, medyo hindi na kasi pantay. Baka masira lang ulit yung bagong rocker arm. Bali, ito na nga pala yung pyesa na nabili. Genuine siya, sa Yamaha siya binili. Isang rocker arm lang. Tapos ito yung camshaft. Bali, ito muna yung kakapit natin. Sa pagkakabit pala nito, itong pinaka sa decompression release, dapat naka ano siya, dapat dito mo siya itatapat. Yan, dito mo siya itatapat dito para pumasok siya ng maalwan. Tapos ito, lalagyan na natin ng langis para ano siya, ka-lubricate na agad. So, papasok lang yan. Yan. Wala, naka-ano yan. Kaganyan siya.
Tapos, yan. Pupupukin nyo na lang yan papasok. Medyo matigas lang konting ipasok kasi may ano doon sa dulo. May boring. Lalangisan din natin yan para malambot na ipasok. Tapos ilalagay na natin tong stopper niya para hindi mahugot yung ipapasok pa pala muna natin yung ano. Tapos ito naman na susundutin lang natin yan, gamit lang kayo ng ito kahit tryos. Pasok ko lang yan dito sa kabila para mahugot na yung pin. Gas dibelo. Pag bumili pala kayo ng genuine na rocker arm, wala siyang kasamang ano, tapit screw. Bali yung dati lang yung ikakabit natin. Tanggalin lang natin 'yan. Yung bago yung kakabit natin dito sa baba. Itong sa intake, yan, wala pa siyang kalog. Kakabit na natin. Thank you.
kailangan naka sentro siya para hindi matigas. Pag naisagad na natin yan, lalagay na natin yung ano, yung stopper. Tapos, kailangan naka timing siya, naka top tail center. Yan. Itong guhit na to nakatapat dito sa parang araw. Tapos itong camshaft ng sprocket. Tapos itong sprocket cam, para mailagay mo yan, kailangan luluwagan mo yung ano, tensioner. Yan. Luluwagan mo lang siya para mailagay itong timing chain. Tapos yung timing niyan, yan, katiming siya, hindi masyadong kita dito, yan nakatapat yan, may arrow yan dyan, tapos tapat yan dito. May parang guhit. Tapos, higpitan na lang natin yan. Tapos, tune up natin mamaya. Ito nga pala yung valve clearance nya. 0.06 hanggang 0.10. Sa exhaust, 0.23 hanggang 0.27 ang ano nya. Yan, okay na yan. Kakabit na lang natin yung cover para matesting na natin. Na ano, sa tahimik na, okay na yan.